Usapang lupa po muna tayo. Tingnan natin na mas malalim ang loam soil at kung paano ito gamitin. This is your Urban Gardening Savvy and I am back for another video. Kung first time niyo po sa channel ko, please consider na mag-subscribe at i-hit niyo po ang notification bell dahil seryoso po ako na tulungan kayo sa garden niyo. Speaking of seryoso, kung seryoso po kayo sa pag-garden niyo, sobrang importante na alam niyo ang lupa na ginagamit niyo at kung paano ito i-manage para sa mga tanim niyo. Sa video pong ito, I will attempt to help you na mas maintindihan ang loam soil, basic tips para i-manage ito, at sa dulo po ng video, sasample lang ko po kayo kung paano ako gumawa ng potting mix gamit ang loam soil. Umpisahan na po natin ang pagkilala sa loam soil gamit ang soil testing. As you can see po, meron akong tatlong bote dito na merong lamang magkakaibang klase ng lupa. Ang unang bote po ay merong lamang pure loam soil na binili ko sa garden shop. Ang pangalawa naman po ay galing sa recycle na lupa dito sa garden ko. At ang pangatlo po, galing sa bakanteng lote sa kapitbahay. Mula po sa mga ito ay pag-aaralan natin ang composition ng lupa at pag-uusapan natin kung paano natin ito gagamitin sa garden natin. At para malaman po natin ang soil composition, lagyan po muna natin to ng tubig. Ayan, nalagyan ko na po ng tubig at na-shake ko na din po yung lupa sa loob. Intayin ko na lang pong mag-settle down ang mga particles sa loob ng bote bago ko po ito i-analyze. Alam niyo po ba, ang loamy soil po or loam soil ay ang pinaka-ideal na lupa for vegetable gardening. At dahil po ito sa texture ng lupa na ideal para sa mga ugat at ang balancing water at nutrient retention ng loam soil. Ang soil texture po ay galing sa tatlong mineral particles na present sa loam soil, ang clay, silt, at sand. Pero dahil hindi naman po pare-pareho ang distribution ng mga particles na ito sa loam soil na nabibili natin, importante po na marunong tayong kumilates. According po sa pag-aaral, ang pinaka-ideal na mixture ng tatlong components na ito para sa malusog at malagong tanim ay 40% sand, 40% silt, at 20% na clay. At ipapaliwanag ko din po ito na mas malalim maya-maya lamang. Ayan, nag-settle down na po ang mga particles sa lupa. At ito na po ang resulta ng soil test. At ngayon po na alam na natin ang composition ng mga lupa, ay ready na po ako magtanim. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ko gagamitin ang lupang ito base sa resulta ng soil test. Unahin na po natin ang recycle na lupa. At para po sa pag-compute ng percentage, for example, ang sand particles po ay 2.25 inches ang dami divided by the total number of all the particles, in this case, 6 inches po, multiply by 100 to get to 38%. At para naman po sa resulta ng soil test sa recycled soil, hindi po yan maganda. Sobrang taas po ng clay soil at 54%. Ang ideal po ay 20% lang. Yan po ang paliwanag kung bakit hindi naging maganda ang tubo ng nakatanim sa lupang ito. Ang clay soil po kasi ay sobrang lambot pag nabasa, pero matigas naman pag tuyo. Sobrang pino po ng structure nito, kaya walang masyadong space para sa hangin. At dahil poor drainage po ang clay soil, namamatay po dahil sa lack of oxygen ang nakatanim dito, lalo na pag laging basa. O kaya naman, sa tigas ng lupa, di na po lalago ang ugat at puno nito. Pag nasa clay type side po ang lupa ninyo, ang kailangan nyo lang pong i-improve ay ang drainage nito para makalabas ng mabilis ang tubig dito. At pwede nyo na po itong gamitin dahil mayaman po sa nutrients ang clay soil at maganda po ito sa ating tanim. At para po magamit ko ang clay type soil sa garden ko, ganito po ang ginagawa ko. Hahaluan ko lang po ito ng nabubulok na rice hull, pati na rin po carbonized rice hull. At kung may fresh po kayong ipa o rice hull, maganda din po itong pampabuhaghag ng lupa. Ayan, pwede ko na po itong gamitin at sigurado po ako na magugustuhan ito ng tanim kong kinsay
dahil sa water content nito. Ngayon naman po, pag-usapan natin ang klase ng lupa na galing sa kapitbahay. Ang resulta po ng soil test ay sobrang dami ng sand particles dito. That's 58%. Ang ideal po ay 40% lang. Pag ganito po ang composition ng lupa nyo at nilagay nyo po ito sa container, aagusin lang po ng tubig ang clay soil kasama na po ng mga nutrients nito. At para po mapakinabangan natin ito, dadagdagan lang po natin ito ng mga organic matters to improve the soil texture at moisture retention ng lupa. Bukod po sa carbonized rice hull at decomposed rice hull, bagay din po dito ang coco peat na nag-absorb ng moisture. At syempre, sasamahan ko din po ng fresh rice hull for volume purposes. At ang pinakahuli po ay vermicast. Ang sand particles po kasi ay mababa sa nutrients. So para sure tayo na hindi payat ang lupa, dagdagan po natin ito ng mga organic fertilizers. At perfect po ang sandy pero matabang soil sa tanim kong sili. Mahilig po pala ako sa early transfer, so please excuse me for this one. At dahil sandy ang soil na gagamitin natin, less po ang magiging problema natin sa kulot na dahon ng sili, na sanhi po ng overwatering. Siya nga po pala, ang lahat po ng materyales ko ay binili ko sa Colonel's Garden, dito po sa Taguig City. Hindi po nila ako sponsored, pero sobrang laking tulong po nila sa garden ko. Ilalagay ko na lang po sa description box ang mga links nila for your reference. Ito po ang resulta ng soil test ng Pure Loam Soil na binili ko sa Colonel's Garden. Balance po ang component nito. Ang clay at silt na nag-hold ng moisture at nutrients sa lupa. At ang sand na importante sa airflow. Although hindi po siya kagaya ng recommended mixture, hindi ko na po iyon papansinin. At ngayon naman po, ready na po akong gumawa ng loam soil organic potting mix. At dahil maganda po ang loam soil natin, I'm going to use 60% loam soil at 40% organic material. Maglalagay po ako ng rice hull, ng coco peat, at ng decomposed rice hull. At syempre po, carbonized rice hull. At gagamit din po ako ng organic fertilizer na vermicast at ng rabbit manure for added nutrients. At para sure po tayo na maganda ang quality ng potting mix, i-check po muna natin to ng basa. Pwede na po ang isang to. Ang itatanim ko po dito ay ang bagong punlakong okra at ang bagong batch ng talong. That's it for this video. If you like this video, please give me a thumbs up at huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe. Kung may tanong po kayo, please comment down below. Ako po si Gerald, your urban gardening savvy. Thank you so much for watching.